Ayun, isang magandang hapon na sa lahat ng mahal nating taga-subaybay, mga kababayan natin sa buong mundo. Ngayon po, tanghaling tapat dito sa Kuwait. Bago ko po simulan yung aking outdoor training, gusto kong magbigay ng mensahe dun sa mga taong bumabatikos at nagsasabi ng hindi kanais-nais na bagay sa isa sa pinaka humble at pinaka mabait nating atleta sa larangan ng mixed martial arts, which is si Ramon Gonzalez. Hinuhusgahan siya nung mapanood yung iilan o isa sa mga laban niya na hindi pinalad na magtagumpay. Pero kung mapapanood nyo yung laban na yon, yung natitirang lakas ni Ramon o ni Senpai, binigay niya hanggang sa huli. Hindi nila naiintindihan. Ito mga taong napakakitid ng utak na to, nakala mo kung sinong ubod ng gagaling at ubod ng huhusay na kung magbigay ng komento, akala mo ay ganong kadali yung ginagawa ng mga taong sumasabak sa mixed martial arts. Nakita nila na naubusan ng lakas, naubusan ng hangin. So ang salita nila ay sa napakabobo naman itong taon to, napakatanga naman itong taon to, sasabak sa ganong larangan nang wala namang endurance, walang stamina. Sino kayo para husgahan na hindi nyo naman nakikita kung gaano kahirap at kung anong hirap na pinagdadaanan ng mga atletang yan, specifically ang taong yan. Siguro masasabi ko na isa yan si Ramon na pinaka-humble na nakilala ko na tao sa loob at labas ng octagon o ng ring. Napakatahimik na tao, napakamahiyain. Pero pagdating sa loob ng ring, it's like a hungry lion, ready to kill, ready to eat whoever comes on his way. So sana wag tayong basta-basta magbigay ng mga ganong komento, dahil imbis na bigyan natin ng motivation, tulungan natin na tumaas yung self-esteem para sa mga susunod na laban niya ay mas pagbutihin niya pa at mas magpursige. Although na masasabi ko na talagang binibigay naman niya yung kanyang 101%. So unfair. Hindi tama na pagsalitaan niyo according dun sa isang laban lang na nakita niyo. Para matauwang kayo, yung mga taong bumabatikos sa nagsasalita na bobo si Ramon, pumasok o sumabak sa larangan na to na wala namang stamina, wala namang endurance. Sino kayo? Sino kayo para husgahan at makita nyo lang sa iisang video, sa iisang laban? Mag-research kayo para mas maintindihan nyo kung ano yung pinagdadaanan at pinagdaanan ng tao bago marating kung nasan siya ngayon. Saka hindi ganun kadali na mapunta sa One Championship para lumaban bilang isang atleta. At hindi lang po siya basta-basta sumasabak. Nandun po siya sa ranking ng mga one of the best fighter. So bago yan na nakarating sa MMA, marami ng pinagdaan ng laban yan. Marami ng dinalang karangalan sa bansang Pilipinas when it comes to Kyokushin. So yung respeto dapat nandun. Kung hindi nyo siya kilala, so huwag nyo siyang husgahan. Kung hindi nyo siya kayang respetuhin bilang tao, respetuhin nyo bilang atleta. Akala nyo kung sino kayong ubod ng gagaling . Akala nyo kung sino kayong ubod ng husay, na ganun-ganun na lang, na walang pakundangan kung magsalita kayo na kesyo bobo, kesyo wala namang alam. Siguro minsan dapat mag-usap-usap tayo . No? Yung
darating tayo dyan, mauwi tayo ng Pilipinas. Para mas mapaunawa namin sa inyo ng mas mabuti. Dahil yung tao na yan, hindi lang siya, yung mga taong sumasabak sa industriya ng mixed martial arts. Bago makarating dyan, hell ang pinagdadaanan. Sa training, mentally, physically, conditioning, at yung mga dapat na ikonsidera, mga sacrifices, yung oras, araw na ginugugol nila sa training. Anting kabul yan eh. Especially yung mga occasion na kailangan nilang isakripisyo, iwasan ang mga bisyo, masasamang bisyo, specifically of course yung kailangan mong magtiis na wag kumain ng ganitong klaseng pagkain, iwasan na magpuyat, iwasan yung mga okasyon na maaaring maka-impluensya sa ginagawa mong pagkukondisyon o paghahanda sa nararating na laban. So wag po tayong basta-basta o padalos-dalos na manghuhusga ng kapwa dahil napakasakit po yan para sa kanila. Hindi man po ako fighter na lumalaban professionally sa MMA, pero mas naiintindihan ko sila dahil isa po akong coach o trainer. Nakikita ko at alam ko yung mga dapat nilang pagdaanan, yung mga dapat nilang isakripisyo. Out of this world, ika nga. So wag nating husgahan, wag nating pagsalitaan, bagkus bigyan natin ng mga encouraging words para mas tumaas pa yung kanilang pagtitiwala sa sarili para mas magpursige. Dahil yan po eh, pangalan po ng bansa ang dinadala ng mga taong yan. So kung mapapanood nyo yung ibang mga laban niya, talagang nakaka-proud. Kaya sana iwasan natin yung mga ganyang klaseng mga salita. Dahil darating yung araw, makikita nyo sa sarili nyo kung ano ang halaga ng mga taong yan at pinagdadaanan ng mga taong yan. Yung sakripisyo para sa sarili, higit sa lahat sakripisyo para sa pamilya. Lahat handang gawin, pero sa mabuti at malinis na paraan. Kaya panoorin nyo itong video to. Yung maiksing clip para sa kanya, dinededicate natin yan kay Ramon Gonzalez. Nakasama ko yan dito sa Kuwait. Nakita ko yung hirap at training na ginagawa niya. Naging subaybay ako. Hindi lang ako, pati yung mga taong man nakakilala sa kanya bago pa siya nakarating dito. At bago niya narating kung nasan siya ngayon. Wala pong perfectong tao. Ang laban po sa mixed martial arts o sa anumang larangan, meron pong nananalo, meron pong natatalo. So nagiging aral po sa atin yan para mas magpursige at mas maging matatag at mas sumikap. Kaya kung wala kayong mabuting masasabi, tikom nyo yung mga bibig nyo dahil hindi nakakatulong. At masasabi ko sa inyo na yung taong binabatigos nyo, one day you will see, he will wear the belt. Pero bago pa siya nakarating dyan o bago pa siya makarating dyan, we're very proud of him na already eh. Kasi yung mag-step up ka pa lang at bitbitin mo ang bandila ng Pilipinas saan mang sulok ng mundo pagka merong laban, eh napakalaking achievement na yan. He's already a champion. So para sa'yo, Brother Ramon, keep your heads up. Huwag mong intindihin yung mga taong yan. Dahil yung mga taong yan, eh, wala namang ibang magawa sa buhay kundi tignan yung mga maaaring makasakit ng damdamin. Walang pakialam sa mga nararamdaman ng ibang tao. So itong video to para sa'yo, Brother. Kikita tayo sa Pilipinas. At saka alam ko na isang araw, soon,
you will be a champ. God bless you all. At sa mga hindi pa nagsasubscribe, subscribe nyo lang siya sa channel niya, Ramon Dabiculano Gonzales. At syempre, your very own Bullet 526 TV. God bless. And I love you all. Once again, guys, another bleeding day.